feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to... Hi guys, magandang buhay sa ating lahat. So, update ko lang kayo guys dito sa aking mga alagang iti dahil medyo nagkaroon tayo ng maliit lang na problema na sana hindi lumaki. Kung maalala nyo guys, nung mga nakaraang video, pinagalaan natin yung ating mga alagang itik dito sa palayan. Kaya nga nasabi ko nga doon na di baling wala tayong ma-produce na itlog, basta masanay lang silang kumain ng palay. So, ang nangyari guys, hindi lang nawala ng itlog, kundi nawalan pa sila ng ganang kumain. So, sa mga expert dyan, paki-comment na lang po kung anong naging problema nito at para matutunan ko at masunod ko ang inyong mga payo kung paano makaka-recover. Dahil mga 3 days na guys, hindi pa rin sila ganong kumakain. So, parang na-alarma ako kasi sayang. That is, pagkatapos niya naglugon, umiitlog na siya ng mga kulang-kulang 100. Pero ngayon guys, totally wala talaga siyang itlog. So, paki-comment na lang po dyan sa lahat ng mga expert para matulungan niyo po ang problema ko. So, kaya ito, nag-video tayo ng mabilisan para makahingin ng advice sa inyo. So, ayan ang ating mga alagang itik. Ayan. Meron nakapagsabi sa akin baka daw nakakain ng ano yun, malagkit na palay. So, di ko alam kung yun ang dahilan. Pero sa forma naman ng kanilang mga pangangatawan, malusog. Ayan. Malusog sila, masigla. Yun nga lang, pag nilagyan mo ng pagkain dati, nakikita ka palang na may dalang sako, sumasalubong na sa'yo. Pero ngayon, talagang ayan, kung makikita nyo yan, ganyan lang sila. Parang wala talaga silang ganang kumain. Kaya minsan yung dito sa kainan nila, inaabutan ng magdamag, nandiyan pa rin yung pagkain. Ang ginawa ko, pinaghalo ko yung darak sa kayong duck layer. So, hindi nila kinain yon. Kaya, ang ginawa ko, pangalawa ulit, para matry ko talaga kung yun ang dahilan. Bali, lahat na lang na feeds. So, hindi pa rin sila, kumakain sila kaso, parang pagkakain ng konti, takbo sa tubig. Ganon, parang ganon. Saka isa pang napansin ko, madalas mag-away yung mga babae, na kaya kahit gabi sila, may hidel nag-aaway. So, mamaya guys, ang gagawin ko, bali, itatry ko yung asulan na tinanim ko. Yun nga, yung nakita rin nyo sa mga video, na yung asulang in-order ko sa online, nung pagdating ay kulay green, pero nagtakarin ako, dumami sila, napakadami niya, marami kaso ang problema, nag-iba yung kulay, naging parang pink. So mamaya, itatry ko kung kakainin nila yun, tapos pag ilalagay ko rito, from doon sa isang fish pan, ililipat ko siya dyan. Ayan, tatry ko. Kung kakainin nila, mamaya ang gagawin ko, magmimix ulit ako ng pagkain. Bali, isang timbang azola, tapos isang timbang darak, tapos tatry ko isang timbang duck layer. So, pag kinain nila, baka makatulong dahil lang sabi nga doon, marami ako nakikita sa mga video na marami daw na vitamin ang makukuha dun sa asola. So, baka malay natin, magkaroon ulit sila ng gana. So, titingnan natin guys yung asolang tinanim ko dun sa may kabila. Ayan, pupuntahan natin. At meron na rin akong hinandang pang ayan, pangsala ng asola. Ayan. So, galing siya dun guys, sa yon. Dun yung asola. Ililipat natin dito, ayan o. Diyan natin ilipat. Ayun yung aking ginawang pangsala. So, mamaya, susubukan natin. Ilalagyan natin dyan. Titingnan natin pag kinain nila. So, magmimix tayo mamaya ng pagkain. Ng isang timba, isang balde na darak, isang balding peach, at isang balding azola. So, ito guys, so... Nakakapal na niyan. Kaya lang, tingnan mo, biglang
ng kulay yung kulay. So kahapon, meron yung pamangkin ko rito ay may alagang pato. Ayan, nilusok to ng mga pato, kinakain nila. So try ko mamaya kung kakainin ko ng itik, kasi nga iba nga yung kulay. So mamaya guys, update ko kayo, magmimix tayo ng pagkain. Mag-experimento na naman tayo para bumalik yung appetite ng ating mga alagang itik. So update ko na lang kayo guys mamaya. So yun guys, kukunin natin itong pangsala natin. So wala tayong taga video guys, kaya ingat-ingat tayo, baka malaglag yung cellphone natin dito sa tubig. So tatry natin nakukuha tayo ng mga ilang sandok. Ayan, sasandukin natin sa pamamagitan nito ginawa natin na yung pagsandok. So dahil wala tayong nagahawak, lagi ako mag-isa rito, try tayo ito. Sa isang harvest natin. Ayan o. Oh. Ayan, di ba? Kaso may mga kasama siyang bagging. Ayan. Tanggalin natin yung bagging. So, hindi magilap ng camera yan. Takot ako. Baka malaglag yung ating cellphone. Malalim yan eh. So, okay na siguro to. So, ayun guys.
Natanaw ko na na mayroon ng lumapit na itik. Yan. So parang gusto nga nila to, guys. Titingnan natin to mamaya kung ayun o, makikita nyo kinakain nila o. So yan o, mayroon ng lumapit. No problem, hindi pa nakakita ng karamihan. So lalagay ulit natin to. Ayan o, talagang nakikita nila, lumalapit sila. Ayan, lagay ulit natin. Ayan o, kita nyo guys o, palapit ng palapit yung mga itik ko. Kaso nga, hindi napapansin ng iba. Ayan, so okay to. Magagawa tayo ng mix mamaya. Ayan. Ayan, tingnan, nakikita nyo guys, oh. Malapit to. Ang bilis nila, oh. Kaso nga, yung iba doon, busy. Hindi nila nakikita, oh. Ayan, oh. So, yung huling... Ayan, kinakain talaga nila guys, oh. So mamayang mga siguro mga 3 o'clock update ko kayo para magmi-mix tayo. So mahirap lang kasi wala akong taga video yan, pero ayan oh, tested na natin guys na kinakain nila yung asola. Kakaulo ka, konti lang sila kasi hindi napapansin ng karamihan dahil busy sila doon. Ayan, so ayan, siguro kung nahalo na natin to sa pagkain, baka babalik yung appetite nila. So update ko kayo mamaya guys. So ayan kasi yung iba nagpapahinga, hindi nila nakikita yung pagkain doon sa dulo. Ayan, so punta kayo doon sa dulo, maraming pagkain doon. Ayan, so napakalusog naman nila oh, makikita nyo. Ayan, napakalusog naman nila, masigla. Yun nga lang, wala silang ganang kumain pag naamoy nila yung feed saka yung darak. Saka dati guys, ang lakas nila sa kangkong. Ngayon kahit anong ilagay kong pagkain, hindi nila kinakain. Maliban lang doon oh, sa nilagay natin na azola. Eh. So yun guys, dahil wala akong taga video, ang gagawin ko ngayon ay maghahakot na ako ng azola. Ilalagay ko doon sa palanggana. So patry natin mamaya. Ayan, ilalagay natin dito sa pakainan nila. Ayun, yung isa. Nilabas ko nga yung isa para maubos nila yung nilagay kong kaninang umaga na feeds. Siguro, sana wala nang laman yon. Ito, kasi guys, oh, bali, dalawang timba lang. Dati, apat. Kulang sa kanila. Ngayon, dalawang timba. May natitira. Pero to, medyo okay na, oh, na side-side na nila. Oh. Saka yung lalagyan palagi nila, guys, ng tubig, ayan, oh. Iniba ko na rin. Dati, palangga ng sira. Ngayon, bumila ako ng PVC na D4, ayan o. Para at least sabay-sabay sila makain, hindi katulad dun sa palanggana na nagtutulakan sila. So, ayan guys, mangunguha na ako ng azola at yun nga, ilalagay ko sa palanggana. Dahil ako lang mag-isa, walang tagahawak. So, hindi ko na mabibidyoan guys. Mamaya na lang, bibidyoan natin. Makikita natin kung gaano karami yung ating nakuha. Okay? Ito na nga yung gagawin nating mix. Maghahalo tayo ng pagkain. Ito, bali, na-drain na to yung babaw. Oh. Ayun, tumutulo-tulo pa yung tubig niya. Tapos, ito nga, sabi ko, mag-experimento ko. Bali, isang timbang duck layer. Ayan. Tapos, isang timbang darak. Ayan. Tapos, gagawin muna natin na isang timba na asola. So, ito marami to. Siguro, mga tatlong timba yan. Tatlong gitong ganito malaki. So, dahil nga wala tayong tagahawak, so bali, ilalagay natin siya lahat dito sa sako. Ayan, saka natin hahaluin. Ayan guys, kung mapapansin nyo, ayan, napakaingay na ng ating mga alaga. Ayan o, ayan, ba, parang bumalik yung kwa nila, appetite, nung nakatikim sila ng kaunting asola doon, yung binudbud natin doon sa tubig. So sana bumalik sila sa dati na pag nakakita sila ng pagkain, ganyan na ganyan sila guys dati oh. Pag nakakita ng pagkain, tuwan-tuwa. So sana bumalik yung gana nila paulit-ulit. Bumalik yung gana nila ng pagkain. So maghalo tayo guys dahil mag-alas 4 na dito ng hapon. Ayan, maghalo muna tayo ng pagkain. Ayan. So pati yung aso yan guys oh, mga alaga kong aso rito. So mabait oh, bali hindi sila nakikialam sa mga alaga nating itik. Ayan, mabait po guys.
Kaya hindi takot sa kanila yung mga itik. So mamaya, lalagay ko muna itong mga sangkap natin dito sa sako. So ayan, kumuha tayo ng isang timba. So marami pang natira sa palanggana. Sabi ko nga kanina, siguro mga tatlong timba yan. So sa unang harvest natin guys, isang palanggana kaagad, tapos napakarami pa doon. Halos hindi man lang nabawasan. So yun nga lang, sabi ko, ba't ganito yung kulay? Pero ang kagandahan nito, wala tayong inilagay dito na kung ano-ano. Hindi tayo naglagay ng yung iba, nilalagay nila ng pataba. Yan, wala, napaka-natural yan guys. Wala tayong inilagay dyan. Na kaya lang yun, nagpakakupat, nag-iba yung kulay. So i-research din natin yan guys kung bakit nagkaganyan. So kayo guys, magmi-mix na tayo kasi napakaingay na ng ating mga alaga. Mukhang bumalik na yung gana nila kumain, napakaingay na. So magmi-mix muna tayo. So yan na yung kinalabasan ng ating timplada, yan o. Yan na, nandiyan na yung isang timbang duck layer, isang timbang darak at isang timbang azola. Ayan na oh. So ang gagawin natin ngayon, dahil yun nga, magagabi na, lalagyan na natin ito dun sa kanilang kainan. So tulad ng dati, wala tayong taga video, may iwan na naman natin yung cellphone dito. Okay, so mamaya abang kumakain, bibidyoan natin sila. So yan, ayan, nakikita nyo naman guys, oh, bumalik nga sa dati guys yung sigla nila. Salamat sa azola. Ayan. Whew. Dati kahapon wala talaga, hindi nila pinapansin yung pagkain, pero ngayon ayan, oh, ganyan na ganyan yung guys nung unang dating sila rito sa akin. Halos magagawan sila sa pagkain. So yung iba yun, oh, nangangapa pa yung iba, ayaw lumapit, pero maya maya yan. Ah, siguro yung iba na yun, busog na yun yung kumain ng azola dun kanina, yung nilagay natin dun sa tubig. Pero ayan o. Oh. Okay na siya guys. Sana mga ilang araw bumalik na yung kanilang pangingitlog. Ayan. So meron na tayo naisip na alternatibong pagkain guys. So kung halimbawa maglugon man, nandyan yung darak o kaya yung azola, paghahaluin natin. Ayan. So kahit hindi muna tayo mag-feeds, pero ngayon kailangan natin mag-duck layer para makabawi tayo sa itlog. So napakalaking bagay guys yung naitulong sa atin ng azola, yan, no? Parang bumalik yung kanilang appetite. So yung iba, yun, no? Nagsialis na dahil busog na. So yun naman ang gagawin natin, magtatanim tayo ng maraming azola. Ayan. Para at least mayroon na tayong pagkukunan ng ibang pagkain at hindi na lahat feeds. So ayan, medyo nawala yung pangamba natin, nawala yung stress natin. Ayan o, oh, makikita nyo mamaya, tingnan natin pag naubos yan. So nakatambay lang dun yung dito sa loob yung kanyang azola na natitira. Yan, so pati yung aso, tingin, makikita nyo yung aso kumakain ng darak. Ayan, so napakarami pa nito. Ayan, siguro bukas kakasya pa to. Ayan o, dami nating stock na darak dito sa duck layer. So ayun, ayun o, tuwang tuwa na naman tayo nito. Tsaka ang bilis nila umalis o. So ayun guys, sana sa mga susunod na araw marami na siyang, marami tayong makuha ang itlog. Okay, so sa mga expert yan, again, sa mga expert, pakitulong naman po, paki-guide naman, at paki umihingi ako ng advice tungkol sa mga dapat kong gawin para may perfect ko tong pag-aalaga ng itik, dahil nga ngayon ko lang to nasubukan. So nagkaroon ako ng idea dahil nakikita ko nga dun sa mga video na gumagawa sila ng balot. Yun nga, mahilig ako gumawa ng incubator, kaya nagkaroon ako ng idea na mag-alaga na lang ng itik para hindi na kami bibili ng itlog para gawing balot at pinoy o kaya papipisahin. So ayan, so maraming salamat pala dun sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga nanonood ng aking mga video. Dun sa unang video ko, medyo siguro mga 2,000 views na. Maraming salamat sa inyo. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakinalam po, paki-like, eto, paki-share, at paki-subscribe na rin, at paki-click ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. At paki
Subscribe na rin po doon sa aking isa pang YouTube channel, yung Julags TV. Monetize na po yun. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. God bless and goodbye.